may bagong i-implement na rule sa NBA. So parang mali pala yung wording ko doon. May idadagdag na rule para sa coach challenge. Ang pwede lang kasing i-challenge talaga ay foul, out of bound, yung isa pa goaltending or basketball interference. May limit din ang mga rule na yon sa challenge. Kapag hindi agad nakatawag ng challenge ang coach at bago pumasok yung next possession, hindi na nila magagawa yon. Ito yung nangyari dati sa Dallas, sa Brooklyn, kahit yung sa Knicks, nagkaroon din ito. Nung nakaraang mid-season, binago na rin ng NBA ang rule sa challenge. Dahil sa game na naging involved ang OKC, Pelicans at Jazz, merong isang game doon na hindi na-determine ng referee kung sino ba ang last touch sa isang out-of-bound violation. Ang ginawa ni Tony Brothers ay jump ball ang tinawag. Hindi rin alam ng coach kung successful ba yung challenge niya. Doon nalito ang coach ng OKC kung mariretain pa ba niya yung isa pa niyang challenge. Dahil nangyari yung game na yon, yung Jazz versus OKC na naulit-ulit sa OKC versus Pelicans ng playoffs. Ang ginawa kasi ng NBA kapag nagkaroon ng ganun ulit scenario sa isang challenge at hindi makita ng referee kung sino ang makakakuha ng possession, idadaan sa jump ball at matatag na successful. Sa 2024 season din, palaging kino-call out ni LeBron ang replay center. Yung isa dito na nag-trending yung 3-point shot dapat niya versus Minnesota na base kay LeBron, obviously 3-point shot ang ginawa niya. Nag-decide ang replay center na tawagan lang ng 2 points. Yung referee na nandun sa game ng Minnesota at Lakers na nagbigay ng 2 points lang para kay LeBron base sa replay center ay si Tony Brothers, na isa sa most worst referee or tinatawag nilang most hated referee ngayon. Yung isa pang kinall out ni LeBron doon, yung foul ni MPJ dapat kay D'Angelo Russell. Na rule out yun. Nagreklamo si LeBron na bakit pa may replay center kung hindi rin naman makikita ang tamang tawag. Ang dinagdag na rule sa coach challenge, magkakaroon lang ng domain expansion ang mga referee. Lalo magpapasagwa di umano yon sa endgame lalo na kung playoffs. At magkakaroon lalo ng power si Tony Brothers. Ang dinagdag sa rule, kapag merong out-of-bound violation, may involved ang player doon ang nag-commit ng foul. Gaano kalayo yung nag-commit ng foul sa out-of-bound violation at kung yung mismong player ba or ibang player ang nag-commit ng foul. Gaano din kalayo sa oras nung mangyari ang dalawang violation. So sa madaling salita, kaya domain expansion dahil kapag nag-trigger yung coach challenge para sa out-of-bound play, pwedeng tingnan ng referee kung may nangyari bang foul habang china-challenge ng isang team. Pwede kasing imbes na out of bound, matawagan pa ng foul. Kung ang dahilan ng pagkaka-out of bound ay nagkaroon ng contact or kaya merong foul na nangyari na malapit doon sa out of bound violation. Sa challenge ng foul, kapag merong player na nag-commit ng contact, pwedeng i-review yon sa challenge. Pwedeng makita kasi ng referee na ibang player ang nag-commit ng contact at pwede niyang baguhin yung tawag. So marami nangyari nito last season. Yung isang example dito, yung kay LeBron na nablock niya si Tatum. Nagkaroon ng foul doon, ni-review, at yung foul binigay kay Taurean Prince dahil siya ang naunang tumulak or humawa kay Tatum. So imbes na tingnan ng referee kung foul ba talaga si LeBron or hindi, ang tiningnan niya sinong player ang nagkaroon ng contact talaga kay Tatum. Ang nakita doon si Taurean Prince dahil siya ang naunang tumulak or humawa kay Tatum. Kaya sa dinagdag na rule, imbes na tingnan lang ay out of bound, pwedeng tingnan kung merong foul. Ang ginamit kasi nilang sample yung kay Kyrie at kay McDaniels. Sa harap pa ng referee na meron naman talagang foul na nangyari kasi tinamaan ni Kyrie yung kamay or braso ni Jaden McDaniels. Ang tinawag doon out of bound. Sa playoffs pa nangyari yon at nakaapekto sa endgame. Sinabi pa ng mga fans kayo na pwede na palang i-replay or challenge ang ganitong tawag. Dahil hindi matatawagan ang challenge ng Minnesota para sa foul yung nangyari kay Kyrie at kay McDaniels dahil out of bound ang tinawag ng referee. Kahit pa nakitang may contact, hindi rin matatawagan ng foul si Kyrie dahil magkaibang rule ang challenge para sa foul at out of bound. Pero sa ganong scenario, okay din yung ginawa ng NBA na pwede nang tumawag kung meron bang foul or hindi sa isang out of bound play. Pero sa dami ng rule ng NBA, nagkakaroon kasi ng controversy, lalo na nung mga nakaraang season at nung mga nakaraan pa.